Magandang araw mga bata! Welcome sa ating new normal classroom. Ako ang inyong virtual teacher na magtuturo sa inyo ng math. So bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share at subscribe button. So para sa araling ito, ang pag-aaralan natin ay kabuuan ng mga perang papel at balya. So para ito sa mga estudyante natin na nasa grade 2. Sa nakaraang aralin, napag-aralan mo ang tungkol sa pera. Nalaman mo ang kahalagahan at gamit nito. Natutunan mong isulat at basahin ang pera ng ating bansa. Ngayon naman, ikaw ay naasahang matutunan kung paano kinukuha ang kabuuan ng mga pera, barya, papel o sentimo kapag ito ay pinagsama-sama. Tayo ay magbalik-aral. Basahin ang mga pangalan ng pera. Ito ay ang 10 piso. Limang piso. Piso. 200 piso. 50 piso. 20 piso. 100 piso. 500 piso. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign bago ang bilang. Basahin at unawain mong mabuti. Anong mapapansin nyo sa unang litrato? Meron tayong 4 na 25 sentimo. Ang 4 na 25 sentimo ay katumbas ng piso. Kasunod, anong mapapansin nyo? Meron tayong 5 tigpipiso. Ang 5 tigpipiso ay katumbas ng 5 piso. Kasunod, meron tayong 2 tig-5 piso. Ang 2 tig-5 piso ay katumbas ng 10 piso. Anong mapapansin nyo? Meron tayong 2 tig-10 piso. Ang 2 tig-10 piso ay katumbas ng 20 piso. Kung hindi umabot sa 100 ang kabuuan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at sinusulat sa simbolong pang-sentimo. Okay, anong mapapansin nyo? Ilan 25 sentimo ang makikita nyo? So, meron tayo 3. Ang katumbas niyan ay 75 sentimo. Kasunod, ilang 25 sentimo ang nakikita nyo? 1. So, ang katumbas niyan ay 25 sentimo. Ginagamit ang tuldok bilang simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman itong N sa Ingles at sa Tagalog. Halimbawa, meron akong 1 limang piso at 1 25 sentimo. So pag pinagsama natin siya, ito ay 5 piso at 25 sentimo. Iba pang halimbawa. Anong mapapansin nyo? Meron tayong 10 piso, 5 piso, piso, piso at piso. So pag pinagsama-sama natin silang lahat, magkakaroon tayo ng 18 piso. Pangalawang halimbawa. So meron tayong 50 piso, 5 piso, 25 sentimo, 25 sentimo. So pag pinagsama-sama natin sila, tayo ay makakabuo na 55 piso at 50 sentimo. Ikatlong halimbawa. So meron tayong 20 piso, 10 piso at 25 sentimo. So pag pinagsama-sama natin sila, tayo ay magkakaroon ng 30 piso at 25 sentimo. Pang-apat na halimbawa.
meron tayong 200, 50 piso, piso at piso. So pag pinagsama-sama natin sila, magkakaroon tayo ng 252 piso. Tandaan, sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign o kaya ng simbolong pang-sentimo bago ang bilang. Kung hindi umabot sa 100 ang kabuuan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo. Gumamit ang tundok na simbolo upang hiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman itong at. Maraming salamat! Sana'y may natutunan kayo sa araw na to. Ako ang inyong virtual teacher. Huwag kalimutan